today's vlog, we're gonna do running. But before that, discuss ko lang yung mga shoes na kailangan yung gamitin. Kasi merong mga compatibility para sa mga paa natin. Kasi merong mga low arc, medium arc, high arc. Like for me, yung arcing, ito yung arcing yan. Yan yung arcing. So for me, yung arcing ng paa ko is designed for medium arc na neutral. Ano yung neutral? Yun yung types nung, yun yung isa sa mga type ng shoes. Yung mga free, neutral, stability. Tapos meron ding mga pang trail. Okay. Meron tayo itong Nike Run Free. Ito yung mga parang free shoes. Sila yung mga shoes na hindi advisable for long running. Why? Kasi manipis sila. At the same time, nagkaroon ako ng marathon before na ginamit ko is yung mga unang version nito. Half marathon. And then after ng marathon, dumudugo yung pa ko. So, this is not advisable for long running. Okay. Meron din tayo dito, ito ay trail shoes na stability. So, yung stability isa yun sa mga kinds ng shoes. Pero ito, this one is trail. Kaya mapansin nyo, meron siyang mga spikes. Siya yung nag-hold para sa mga muddy trail sa lupa. Kaya siya yung parang naging pang-grip niya sa mga muddy roads, ganyan. Okay. Pero ito, stable yung paa nyo dito kasi sobrang kapal nung suelas niya. Kaya siya tinawag na stability. Okay. So ito yung neutral na design para sa akin. Sila yung shoes na kaya nang mag-sustain ng pressure ng half marathon which is 21K and then the full marathon na 42K. Ito yun, ng Nike Zoom Gravity. Ito yung arcing na sinasabi ko nasa loob kasi siya. Hindi ko na mapakita. Pero yung arcing niya kasi, siya yung compatible sa arc nung paa ko. Kaya ito yung ginagamit ko sa aking mga long runs. Okay. Now, mapapansin ninyo, naka-cuff sleeves ako. Okay. Itong cuff sleeves na to, siya yung nagpo-protect sa stability ng cuff muscle. Okay. Itong mga to, nakakabili naman kayo sa mga usually mga big sports apparel, ganyan. House like Tobis. But itong sa akin, nabili ko siya sa Decathlon. Nang sa 500 pesos lang ito, kaya-kaya. So yun, kailangan nyo itong ganito for long running. Pero kung mga 10K lang naman, hindi naman kailangan. So, yun yung mga basic needs ninyo, tsaka yung mga dapat nyo i-consider sa pagpili ng shoes para makatakbo kayo ng maayos at the same time, hindi masyado kayong ma-injury or hanggat maaari walang injury mangyari sa inyo. Paano nyo malalaman kung anong arcing yung paa ninyo? Nalalaman yan sa mga big stores ng mga sports apparel stores. Like, kunyari, sa BGC meron, sa ATC meron. Hindi ko lang sure sa east, sa may bandang Marikina. Pero alam ko meron lumalapit sa may bandang Katipunan, sa UP Uptown. Okay, so after noon, pag nalaman nyo na yung arcing na kailangan sa inyo at safe na yung pili nyo, safe na kayong makatakbo, nabili nyo na yung shoes nyo, then pwede na kayo mag-start yung running activity. Okay, so proceed tayo sa ating stretchings. Okay, let's go! Alright, so guys, proceed tayo sa ating stretchings. Okay, so ang ating stretchings number one is the quad stretchings. This one, standing, get your balance lang. Tapos, hold this for at least 20 to 30 seconds. And then, do the other leg. Okay? Balance, 20 to 30 seconds. Okay? Then after nun, itong ating calf stretching naman tayo. This one, sorry, hindi ako nakashoes ha. Okay. One foot forward, like this one. Just hold this for at least 20 to 30 seconds. Okay, proceed ka doon sa kabilang leg mo naman after nung isang leg mo. Just push the wall lang. Push the wall lang. Okay. So next,
Ito yung isang stretching na hindi ko na pwedeng tanggalin kasi, di ba sinabi ko dun sa video ko nung last time, kanina, na nagkaroon ako ng tibial band syndrome. Yun yung parang mahabang string dito, simula sa ating glutes hanggang sa ating ankle, na na-injure ko, na nagpa-stop sa akin 2 months sa running. So ito yung tawag na cross-stretchings para dun sa tibial na string. Cross-stretchings, also hold this for 20 to 30 seconds lang. Then after nun, pusil ka dun sa kabila. Okay? Same lang din, 20 to 30 seconds. Okay? Tapos, kung meron kayong machine sa bahay para dun sa ating neck stretching, laking bagay. Kasi ako meron akong bench. Dito na ako mag-stretch ng piriformis stretching. So ito, kung mauunahin nyo yung inyong right leg, kailangan siyang ilagay over your left leg sa knee. And then kunin nyo siya sa ninyo, ang inyong fingers, cross fingers lang. And then pull it as long as you can na 20 to 30 seconds lang din. And then after nun, yung kabila lang naman. Sorry yung ulo ko, hindi ako makano kasi sobra siya pagka. Ay, hindi na pala. Okay na pala ako dito. So, same lang din. Cross fingers. Hold it for 20 to 30 seconds. Alright. So, yun guys. Meron na kayong stretchings na basic stretchings ng running. Ang tawag dun, static stretchings. Ano ba yung static stretching? Siya yung parang stretching na hindi masyadong kailangan ng movement kasi meron pang tinatawag na ano yun, na static tsaka dynamic. Yun yung parang mga exercises na para sa warm up ng stretching sa inyo. Okay? So, yun. Okay, medyo madilim. Ngayon, meron kaming session ng running. Tutuloy ko na yung tinuro ko sa inyo na warm up, stretching, tapos arcing ng paa. Sorry, medyo gabi kasi ngayon namin na schedule ni Brother Harry yung mga schedule namin. Ngayon namin naayos, so medyo madilim tayo. Okay, takbo lang kami 10K. Ang mahalaga din sa 10K na to is yung hihinga ka lang dapat. During run, ang paghinga mo dapat sa ilong lang. Para makatagal ka ng long run, ha? Ganun lang naman yun. Tapos, sunod-sunod lang. Pag hindi kaya, tigil. Pag tumataas yung heart rate, tigil. Okay? So, simula na kami, ha? See you. So ito, nakita ko si Brother Harry. Yung pacing niya ngayon, naka-pace kami ng parang isang pacing namin. So naka 4 or 5 kilometers kami. Pero kayang-kaya niya kasi nga yung way ng breathing niya is nasa ilong. So yun yung secret para makalukuran. Sorry guys, medyo madilim lang ha. Kasi ano eh, gabi na eh. Okay, so patuloy tayo. Okay, so nagawa natin yung ating takbo kanina, eh medyo madilim. Kaya explain ko ulit yung mga dapat gawin. So proper stretchings, tapos yung mga static and dynamic stretchings. Some information para sa mga arcing ng paa natin. Ayun lang. Thank you kay Brother Harry ng SBB sa pagsama sa akin nito po ako kanina. Ayun lang. Basta remember lagi, pagka mag-set ka ng pacing, lagi sa nose muna yung breathing para makatagal ka sa long run. Ayun lang naman. So, dito muna tayo. Abangan nyo yung running vlog natin with Brother Harry. SBB.